mula sa kanila. Unfortunately, kailangan talaga mag-speed push lang nito. Hindi ito pang team fight. Unless of course siya yung huling papasok kung saan nabigay na ng Kagura yung kanyang ninyang overturn, nakapag-combo na doon ng Electra final blow si Benedetta. Kung hindi pa nababato yung mga skills na yun, si Marky, hindi siya pwedeng pumasok sa laban. Oo, kailangan niya talagang makuha ang cooldown at malaman ang cooldown ng mga skills dito sa side ng RSG. And ladies and gentlemen, this is the deciding game. Game number 3 para sa ating first series ng Week 3, Day 2 ng MPL Philippines Season 8. Onyx Philippines, nilabas na naman ang kanilang son. At Chantel, tingin ko, ano ba to? More on team fight ba ang magiging gusto dito ng RSG? Or tingin mo more on pick-off yung magiging call dito ng Onyx? For RSG, yes. Since meron nga silang Rafaela sa lineup nila. Pero masasagot naman to ng Brock ng Onyx. Pero kinagandahan for this match from the Brock and the Rafaela is that meron silang pares na movement speed. Ang pinaka-ano lang dito is kung paano nila ipipikilan na umalis ang kanilang kalaban na hero. Pero yes, sa may bottom lane natin, ang ganda rin ang matchup ng Alice and the Sun, Winnow or Alice. Yung meron siyang damage, yes, pag napakadami ng kanyang kalaban. So, first round, alam naman natin, meron siyang tatlo. Illusions. Meron siyang illusions. Pero, pag early game kasi, wala pang ganun kalaking damage si Alice. So, ang pinaka-challenge dito for Marky on the early game is on how to counter this Alice na hindi tumaba. Tama. Uy, naku, napakasakit naman talaga ng demon kahit ng jungle pakito. Plus, mayroon pang hitama ka dun, Wolf. You know, talaga hindi ka makakatakas. At gamit na gamit lahat yung orange buff, talagang makakakuha sila ng malupit na slow at sila ang unang makakabiktima. RSG starting the game with a nice kill. Actually, makakita tayo na napakabilis na ikot from the side of RSG kasi mobility-wise, demon kite, and also, yung damage niya, meron din siyang crowd control. So, parang siya ano dito, parang siya yung boxingero, tapos coach niya si Hita. Sige, laban na tayo, punta naman tayo dun sa isang side ng ring. So, yun yung nangyayari dito for RSG, and that is something that they need to maximize on this game para mahirapan dito na humabol yung Onyx Philippines sa pinaka-rotation nila, knowing na kailangan pa munang magpataba ng ilang mga players dito ng Onyx. Laging merong emotional support dito si Demon Kite, no? Laging may taga masahay sa likod, kumbaga. Okay, bilisan mo tumakbo, kung bahala sa'yo. At yun yung nagiging play ng RSG Philippines, na every ikot, habang kasama si Heath, na umiikot si Demon Kite, naghahanap sila palagi ng kills, naghahanap sila ng pangtahi dun sa ikot nila, sa objective nila. Sinets ang gagawin niya, magkakat lang eh. Parang kanina, umaharap siya, pero ngayon, with the Benedetta, pwede siya makalayo. And that is the chase down. Rafa, Paquito, Paquito na jungler, tas Rafa na position 5, Rafa, Paquito, ay napakasakit. Lalo sa pag-chase ah. Kung usapang chase, ang alam mo ay hindi ka kayang habulin pero sobrang bilis yan. Kuha yan ng War Axe, eventually Hunter Strike. Minsan may ganong variant na War Axe tas Hunter Strike tapos Brute Force Breastplate. Para siyang Granger nung Season 7. Sobrang bilis maglakad tas may speed boost pa ng Rafaela. And speaking of napakabilis, kung mapansin natin na si parang Nats natin of RSG, napakabilis na mag-clear ng Minion Wave. One reason kung bakit na hinahighlight yun is look at Ryota's emblem, which is the Avarice. So, hindi masyado mamamaximize ni Ryota yung kanya Avarice kasi halos hindi sila nakakasalubong. Every time na nakakat, pero... Talking about cut here. Nice wild charge. Pa-counter dito si Demon Kite. With the jukes! Pero sabi ni Ryota, sandali lang. Diyan din punta ko. Nice Guardian's Barrier para kay Mycophobia. Pero sabi ng RSG dito, sandali lang, kalmahan muna natin, out muna tayo na takedown si Demon Kite for the next 2 seconds. At habang nangyari yun, si Aqua naman nagkakaroon ng unting space with the COD. And also in the bottom lane, Iyaknu running away from Mycophobia and Marky. Pero here comes the cut, clean cut na! Tinamaan ng Spell Curse dito ni Baloyski, pero hindi pa rin tapos ang laban dito. Demon Kite nag-out ng bawi. Si Baloyski magiging target. Look at the wild charge damage. Ito pa yung airstrike. Demon Kite will be able to take one out. Heat, nag-aalangin na rin ang kanyang HP. But with a nice response, yung responde ng RSG, mukhang nakakuha rin sila ng magandang sagot. Pero Onyx Philippines men, sila ang nagsisimula dito ng Turtle. Aqua, trying to run away. Rush Umbrella Flea. Wow, napakabilis ang out. Pero ibibigay na ng RSG Philippines ang Onyx
Ang turtle sa Onyx. Yun yung kinagandahan. Nakita naman natin, sinasabi natin kanina on the early part of the game, wala pa masyadong damage dito si Iacno. Kailangan niya ng item. So, for Marky, tatlo siya doon. Tatlong Marky na to sa bottom lane. Oh. Pinasok niya agad dito si Iacno para hindi na makapag-scale up ng damage. And also, isa rin siya sa nagiging frontliner dito for the side of Ori Philippines. Eh, look at that! Nikophobia! Very beautiful, even on the bottom lane earlier. Tama. Nakita niya kasi si Demon Kai napapasok. Oy, wait lang. One charge tayo. Sandali lang naman. Kanina pa mabilis yung rotation nyo. Kami naman ang ka-counter sa inyo. Yep. Wow. Yung nangyari kanina clash nung San Gino ni Paquito doon si Kyrie. Ginamit ni Kyrie yung wall at pati yung Death Sonata. You have to take note na may dash yun. So, how, isa siya sa mga minsan may mga heroes ay mga players na ginagamit yung ulti ni Granger para pang pang back. Yeah. Diba? Para saktong-sakto. So nandun sila nakakuha ng contra. Then Ryota popping up in the right moment. Ang ganda naman ng control ni Demon Ken. It's just that napaligiran na siya doon. And Onyx Philippines, ang galing nilang magano, no? Mag-abang merong hunting party. Kumbaga lahat ng possible exit kay Iacno na bantayan nila. Nakalagpas siya doon kay Marky, nandun bigla si Amigo, tapos nandun bigla si Baloyski. Wow, look at that! RSG! Talagang iniisa-isa nila, pero sabi rin naman ng Onyx, hindi pwedeng wala kaming bawi. Kyrie will secure another kill here. Iacno will go down sa boy bottom lane. Pero Chantel, nakikita natin yung RSG dito, no? Sila yung nag-set up ng tempo. Wala tayong gaanong, wala tayong gaanong mga objective takes. Hindi pa natin nakikita yung mga players na parang kumukuha ng turrets. Tingin mo ba kailangan po muna nila manalo sa teamfight bago nila kumuha ng objective? I think for RSG dito, ang pinaka kaya nila ginagawa yun at the early part of the game kasi nga napakabilis ng killing potential dito ni Demon Kite. So, dahil sobrang bilis din nila, for Onyx dito, kinontra nila. So, tama, kailangan muna nila ditong pumick off, not necessarily a team fight, but pick off. Tapos after that pick off is diretso objective. Kasi sabi nga natin, mahirap kapag kakill ka lang ng kill pero wala ka nakukuha na objective. Speaking of, ayan na ang at objective. Nakuha nga ni Demon Kite yung objective, the turtle, habang tumatakbo si Baloyski with the wings by wings. Ang ganda rin pagkakazone nila, no? Ng RSG, yung positioning, lahat ng entry points ng Onyx Philippines ay sinarado nila. And I think ito yung magiging next play ng RSG Philippines is to take out the outer turrets para makuha nila yung passive income. Yeah, tama ka dyan. And speaking of taking the outer turrets, mas maganda yun for Iacno, no? Kasi pag naging clear yung ano dito, yung lanes, even on the bottom and top, alis lang si Iacno saglit, kuha lang ng mga orbs, scale up yung damage na even the defense, and that is going to be deadly here for RSG on this game. And for Onyx naman, kinagandahan is that talagang hindi na nakakalimutan na nagsiscale dito yung hero ni Iacno, so lagi silang umiikot from time to time dito. And look at that! Patay na naman si Baloyski! Oh my, and si Marky, an illusion pala yun, si Marky makakatakbo nga ba? With a knockout strike, si Marky with the flicker out. And hindi na siya makakatakbo ng tuluyan kasi nandun na rin si Heath with the additional movement speed at RSG 3-4-0. Yeah. Sila ang lumamang doon sa fight na yun. Sobrang ganda nung kills na nakuha ng RSG. Taking down Kyrie tapos nakuha pa sila ng kill doon kay Marky. Oh, the important course ng side ng Onyx Philippines ay nabigyan. Pero makapag-split mo siya si Ryota. It'll be a clash in the middle pero Baloyski just defending. Yes, yung makinagandaan actually na pagkakaroon mo na isang farsa on your game kasi pwede siyang pang defense, pwede din pang initiate for a team. And yung Onyx Philippines dito, nakita natin ito during game number 2 na slowly but surely binamake sure lang nila na kumukuha sila dito today, taking time para magkaroon ng jungle or magkaroon ng farm dito yung kanilang jungler. And Kyrie still at 1-1, but take note that this is the marksman. Later on talagang pipitik yung mga critical niya against the players of RSG, knowing that majority of the lineup of RSG here is kinda squishy. Rafaela and even the Kagura dito, but now we have the first lord onto our game, Mikophobia with the 12 charge. Talaga pinasok sa likod. Ryota with a feather edge, I mean with that falling star as well. Tapos Iacno with the blood on against the players of Onyx Philippines. Ryota tatakbo pero isang patay for both of our teams. Napakaganda ng pagtakbo mula kay Heath. Akala ko nga ay mabibigyan na siya agad doon, but expanded yung wala naman din na crucial na mga battle spells na pinatutunan yung Onyx Philippines. So parang nagkaroon lang din ng trade-off. Habang nangyayari yun, ito na naman. Ito yung kailangan i-watch out ng RSG. Nandun naman si Iacno para dumipensa, pero kahit pa isang alis, parang nahihirapan. Ito, Marky, with the Marky business.
Ganun lang. Ayun lang. Yun lang. Pupush lang siya. Pero God save for RSG dito na kasi napatay at na-depensa nila dito si Marky. So I think for RSG, they will move para itry na kuhanin ang ating Lord. Pero again, Nico Fovia, kanina pa very aggressive. Baloyski, mananakap dito ni paring Nats. Papasok lang din naman. Pero this Benedetta will kill that Farsa of Onyx Philippines. Tapos, diretso Lord, ang RSG. No defense for the Lord. Free Lord mapupunta ngayon sa RSG. Ito talaga yung tempo eh. Pag naglalaro ka ng Rafa tsaka ng Paquito, one of the really strong tandems in the mid lane. Well, hindi naman mid lane, in the jungle, di ba? So, ito yung offensive time na jungler na hindi ka talaga, hindi ka naman nag-aim na kumuha ng farm. You'll get farm by killing heroes. And so far, 6 kills out of the 11 ay nandito kay Demon Kite. Wow. Really proving to be good para sa side ng RSG. Sabi mo ganun kakalakas. Yung pa-farm ka hindi sa minion, yung heroes yung pina-farm mo. Ganun kaka-confident. Diba? Sabi mo, pati ang laking tulong kasi talaga ng Rafaela, no? Ng Rafaela combo. Hindi lang siya pang jungle, pang lane pa. Ito yung tipo ng tropa na ano eh. Kapag kami kaaway, hindi niya pipigilan pag naghahamunan ng suntukan. Sige lang! Hindi. Pigilan mo ko. Yung si ano pa yung nasasabi na, pigilan mo ko. Pigilan mo ko. Parang ganun yung nangyayari doon. Pero for Onika dito, meron pa silang chance na dumipensa para sa ating laro. Napakadali lang yan para sa kanila. Meron sila dito, Esmeralda, and even the Farsa. So for this Team RSG, kailangan maging sakto ang kanilang mga pasok. Nako po. At ang Lord, isang mga atake na napakagandang Guardian's Barrier para ma-isolate nila yung Lord at diretso agad sa middle lane. Grabe yung illusions. Talagang ano eh, talagang kapag nagsama-sama yung mga illusions dyan, doon makakahanap ng tempo ang Onyx Philippines to get that burst na nakita natin before. And this is a high and dry pala na ano to, na sun. And tingin ko, split push talaga ang ano, ang pwedeng gawin ng ano, Onyx Philippines. Do you agree, Wolf? Yeah, yun na lang talaga ang pwede nilang gawin sa ngayon. Yung team fight, lalong-lalo na 12 minutes in, parang nasa mid-game pa rin tayo eh. Bibigyan mo yan sa RSG. Now, I also wanna say, hindi talaga pang team fight ang side ng Onyx Philippines. Dahil, hindi dahil sa heroes nila, pero dahil sa heroes ng RSG. Kung titignan natin ang kontra ng RSG, yung AoE nila ay enough para maging problema para kay Marky. Although, sinabi nga natin, maganda yung last pick na Sun for the split push tactic. Kung isipin natin ng teamfights, hindi talaga yan maganda para sa Onyx Philippines. Kasi mag-aabang lang talaga si Aqua na pag lumabas doon si Marky, tsaka lang siya magiging yung overturn. And of course, Iacto waiting for that moment. Tapos nandun din naman si Nats for the Electo Fireblow. Sobrang daming approach na pwede gawin ng RSG ngayon laban sa Onyx Philippines. Naku po. Yeah, in RSG dito may kita naman natin na talagang alam kasi nila na split pusher dito yung Sun ng Onyx Philippines as to why lahat ng pwedeng butas na pasukin dito ni Marky as much as possible is pinupuntahan nila. Nakita na nila wala yung Sun kanina, so medyo nagkaroon ng movement sa may bottom lane. Kasi possible nga naman, baka meron na naman na Marky split push on that lane. And for Onyx dito, ang pinakakailangan na nang gawin is again that surprising wild charge from Nico Fovia, tapos diretso pasok from Marky. Kasi continuous na magiging damage na dun eh. Oh, mukhang nakahuli din naman dito ang target sa kupunan ng Onyx Philippines. Yeah, I agree. Tama to yun eh, no? Pati mapapansin mo na alam ng RSG kung saan mag-i-split dito, magbabala ng split dito si Marky. Pati lagi silang group as group as two. Nakita na kanina si Heath, pati si Iacnus magkasama, then solo dito si Demon Kite para kung sakaling yung wave, yung lane ng minions nandun na malapit sa may tier 2 turret. So talagang computed na computed ng RSG kung paano nila kukontrahin itong playstyle ng Onyx Philippines. Kasi nakita na nila ito eh. Oo, yung Sun na split eh, no? Alam niya eh. Tsaka kung titingnan natin yung RSG, parang ano talaga eh, no? Parang mayroon silang sagot sa lahat. Kasi, Benedetta, Alice, Paquito, ang bibilis maglalakad ng mga yan. So, kaya nilang puntahan yung mga lanes no matter what. Magstay lang sila banda doon sa river. Tapos, pwede nilang puntahan kung saan pumunta si Marky. I-fast clear nila, i-outspeed nila when it comes to the farming. Ngayon lang kumuha ng corrosion side. Ito si Marky, inuna niya kasi yung War Axe. So, I wonder kung ano yung magiging impact nito. Kasi alam naman natin na si Sun, isa sa mga
core items niya is yung corrosion site. Yes, and for RSG dito, ang kinagandahan din is that yung pinaka crowd control kasi ni Demon Kite, given na jungler yung ginawa sa kanya, is meron agad na damage. Look at that. Solo Lord actually. Tapos naka-ready to yung mga players na dumipensa against Onyx Philippines. Ryota nandun. Pero again, it's all about kung sino ang magwawagay dito sa ating Lord Fight. Gorgeous Warrior. Tuna said that Mikophobia is doing it for Onyx and RSG sabi niya, makukulit kayo ah. Oh! Okay, tinamaan ang stand dito ni Rafaela. Isang mabilis para kay Demon Kite. And he will go down 41 seconds na wala si Kyrie. Baloyski yung nagiging next target. At napakalupit talaga ng block dito ni Kuya mo, Mikophobia. Pero si Marky mukhang naiwan na dito. Napapaligiran ka na namin. Wala ka na takbuhan with the out para kay Marky. At nakakupa sila isa pang turret extra. Nuts ang tatrabaho. Grabe, Jukes. Ginux to go talaga ni Marky ang mga members dito ng RSG. At nakakabili siya ng Oros dito ha. Yung yes, top lane actually, po push. Actually, ha? For Onyx dito, pwede nakita nyo naman, nasa top lane yung ating Lord. So possible na makuha nila. Pero Marky is now down. Nawala na po ang isa sa kanina pa hinahabol dito ng side ng RSG. Napakalayo. Ang layo ng hinahabol. Yan ang illusion niya, trinry niya ng binato against this RSG squad. Pero for RSG, we have to make sure that they will get this. Meron Granger. Again, meron siyang Death Sonata. Pwede kayo gamitin or i-try para mag-steal na ni Lord Take dito na Team RSG. Pero getting ready is Nats. Si Nats nasa likod. Tinatarget dito sa Baloyski. Baloyski trying to run away. Electro final throw, but with the flame shot kay Aqua. Siya nakasecure ng kill. Nice attempt for Mikophobia with the wild charge. Trying to cancel the Lord. Pero Hyaknu. Talagang makunat. Makunat at masakit na rin ang damage niya. 3-2-2 ang current KDA at RSG. Nakakuha sa'yo ng magandang opportunity for a teamfight. We have to commend Nats talaga. Yes. Kasi nakita niya talaga. Oo, talagang hinanap niya. Hinanap niya. Oy, teka, nasan ba yung mga gustong kumuha dito ng Lord na tinitake ng team natin? Pumunta siya sa bush na open dito. Nakita yung mga players ng Onyx Philippines. Tapos sakto pa, yung flame shot. Yep. Wow. The flame shot mula doon kay Aqua. Really, if there was a really standout player sa series ito, si Nats talaga. Nawalan na yung thumbs for sure. Pero with the Benedetta, parang ganun parang yung naging resulta. At sakit ng knockout strike, Marky. Trying to run away. Zinone siya ni Iyaknu, pero si Demon Kite na magsisecure ng kill. Wild charge ka pala kami ni Mikophobia with a feathered airstrike. Hindi tatama. But Aqua with the burst! Yin Yang overturn! Mabibigyan niya agad yung feathered airstrike ng Farsa at Demon Kite mo. Makakuha na naman ang isa. Make that three? Question mark. Pero si Mikophobia mabubuhay pa rin. Pero ang Lord, pumupush pa rin sa bottom lane. Ryota, the last living member. Pero dineretso na ng RSG ang laro.